Today ay magme-makeup tayo kay Kiana, 7th birthday niya. Ang pinsan niya ay si Charmy. Ayan. So magbablog-vlog kami, short vlog bago ko siya make-upan. Ganon. Dalawa yata ang damit man. Ayan. Say hi na. Hi! Ganda naman. Okay, mag-start na kami mag-makeup. Yung real beauty na pagka-morena niya ang ating i-enhance pa din. Kailangan hindi siya maputi at hindi din siya parang yung same color lang din niya. At kailangan nating pantayin palagi from face hanggang neck para hindi nakahiwala yung mukha. And of course, yan kasi yung laging nakikita kaagad sa picture, yung mukha hanggang leeg. Ayun. And of course, ayan, habang nagbe-blend-blend pa rin tayo, blend natin mabuti. Nakikita nyo naman na excite siya kahit paano. At habang maingay ang aking pusa, ayan. So, lagay-lagay lang tayo, blend-blend-blend hanggang sa mapantay ang bagay-bagay. Kailangan talaga ng mabilis na blending kapag matte kasi mabilis silang matuyo yung foundation na iyan. Yun. And then, susunod na natin ang ano dyan, ang tawag dito. Ganadong-ganado talaga ang aking pusa. Yun nga pala mga ka-amazing, pa-subscribe na din ang YouTube channel ng mga pusa ko. Meows and Barks, yon, all about pusa and dogs ang mapapanood nyo doon. And then after that, nilagyan ko na ng concealer foundation yung kanyang, yung kanyang eyelid. Ayan, tap-tap-tap motion. Siyempre, kapag kids ang ating minimakeupan or kahit sino, kailangan gentle. Extra gentle lang siguro kapag kids. Kasi medyo sensitive, mas sensitive ang balat nila. At saka, yun, mahirap kontrolin yung ano ng mga kids when it comes to pag-makeup.
hindi lahat ay behave. Yun, may iba hindi gusto, merong iba feel na feel, ganon. Ayan, and since matte naman yung ginamit kong foundation, so blend ko lang ng very very light ng ating sponge. And then after nyan, syempre lalagyan na natin siya ng iba pang kakailanganin niya. Pinapantay ko lang yung ating foundation kasi ayaw kong may patchy. And after that, no, medyo natuyo na si concealer sa kanyang eyelid, naglagay na ako ng kulay pink lang since pink yung kanyang and then yun din ang gusto ng kulay ng mga bata, pink, violet, ganon. So nilagyan ko lang siya ng sobrang light pink, ayun, yung babagay lang sa edad niya. And then konting ayos lang ng eyebrows kasi may eyebrow naman siya, pinagpala. Yun. By the way nga pala mga kamising, si Kiana ay apo ko na sa pamangkin. Bali yung mama niya, anak ng pinsang buo ko sa mother side. Ayan. And there you go, as you can see, nilagyan ko lang ng konting glitters after ng ating base color. Konting glitters para mag-pop yung mata. And then, liquid eyeliner para naman mas mabuhay yung kanyang eyes. Yun, mga ka-amazing. So, antok na antok siya. Napagod siya sa pagsuswimming. So, ayan. Nakatulog na ang ating prinsesa. So, pinabayaan ko lang siya para makapagpahinga. So, good for her kasi after nyan, magpa-party na sila. So, para meron siyang lakas. Okay? So, ayun, it's up to you na lang, guys, kung ano yung gusto yung gamitin na color. Ako kasi dumepende ako sa kanyang color ng kanyang gown. Pink ang kanyang gown and princess nga. So, yung glitters is optional lang yan, yung parang may shimmer. Para lang medyo pag dumilim, may spark pa din yung mata. Ayun. And then, I use the colorette lipstick kasi medyo matagal siyang matanggal. Eh, ang bata, minsan kinakain yung lipstick. So, maganda to kasi matte. Ayan, habang masarap na masarap ang tulog niya. Wala siyang kamalay-malay na ang ganda-ganda na niya. Ang pretty-pretty niya. Ayan. There you go, mga ka-amazing. Pwede rin naman gamitan lang natin siya ng lip tint. Kasi ano din yun. Long-lasting din yun. Hindi lang po kasi ako fanatiko ng ng lip tint. Ayan. So, yung colorette na matte liquid lipstick ang ating nilagay. Dahil alam kong tatagal naman din siya. Ayun, so tip lang mga ka-amazing, kapag naglalagay ako ng lipstick sa client ko, gumagamit ako ng brush, hindi ko dinadirect yung ating lip brush na mismo doon sa lipstick, yung lip wand, kasi for hygienic purposes din yan, at saka syempre, mas okay na yung kukuha lang tayo ng konti, pwede namang magdagdag. Yun. Of course, natapos na ang lipstick, konting linis-linis na lang, nalagyan ko na rin ng blush on na sobrang light lang, as in, hindi naman niya kailangan ng plakadong blush on. Ayun. So, ayan. At almost done na tayo sa kanyang makeup. Mahimbing pa rin ang tulog ni Bebe. And ayun. And after that, nilagyan na natin siya ng simpleng false eyelashes. Yun, depende rin sa shape ng mata. So, ang ginamit ko sa kanya ay yung simple lang, hindi ganun kahaba, hindi ganun kabongga. Basta lang, mas mabuhay yung kanyang mata. And after that, tapos na tayo. We're all done. And don't forget to like, share, and subscribe pa rin dito sa aking YouTube channel. And thank you so much to Lindon Balan Photography for letting me use the pictures of Kiana. I hope na nagustuhan nyo ang video nito. And thank you for watching. Bye!